sobrang lungkot ko ngayon. Sa uli ko na sana sasakyan kasi malalapan ko lang. Pero nagasgasan. Sumasama ng loob ko. Don't forget to subscribe and click the bottom bell for more updates. Okay guys, today magbubook tayo ng self-drive car kasi may deliver tayong pusa sa North Cotabato. So try natin kung makabook tayo, sana makamura at hindi magpuno. Ayun, good morning guys. Yun nga, dahil sa yung ano natin, yung kita natin, nabenta na dun sa Matalam, so ihahatid natin today. Ang ginawa namin, nag-rent na lang kami ng car. Ito si Sir, siya na-turn over sa akin. Kasi medyo mahirap magbiyahe ngayon, lalo pag bus, kasi ang daming requirements. So, ito, nag-ano na lang kami, nag-rent. So, tara, tingnan natin. Joyride tayo. So, ito na yung kita natin. Ayan. Ito. Hello. Ayan, hatid natin medyo malayo-layo, mga 140 kilometers. So hope na walang aberya sa daan kasi COVID ngayon, maraming nagbabantay sa daan. So kung makikita ninyo, sa vlog ko kung paano nanganak yung pusa ko, inalagaan hanggang sa lumaki. So, i-check nyo other video. So, i-like nyo, subscribe, and click the button bell para makita nyo yung ibang tips paano po magpalaki at mag-alaga po ng pusa. So, this time, nasa Digos na tayo. Ito yung mga 1 hour and 30 minutes. Or mga 2 oras pa papuntang Matalam. So, ayun. Check natin si ano? Si Matalam. Actually, yung pangalan niya si Matalam kasi taga Matalam yung nakabili. Then, dati tawag namin sa kanya si Kuraping. Kuraping meaning yung pango. So, guys, magdadrive muna ako. And, kita-kits later. So, guys, welcome to Bansalan. Actually, sa Digos pa lang tayo, pero on the way to Bansalan. Siguro mga 1 hour papapuntang Matalam. Matalam, North Cotabato, Bansalan naman is Davao Resort. So, I think kailangan nyo naman. Ayun, may COVID. So, walang may check diretso. Siguro pagpapasok kami sa North Cotabato, merong kailangan ng CCPS. Na apply ko na kagabi through online. Tsaka may ID na rin ako, CCPS. So, mamaya ulit. Hey guys. So, ayun, na-deliver na natin yung kitten. At saka happy naman yung owner. Lagpas na tayo sa Kinapawan at sa Matalam. So, on the way tumlang tayo. Mag-visit muna tayo sa mga nakakatanda tayo. So, sobrang happy kasi happy din siya. Binigyan namin siya ng free cage. So, ito yung way natin, no? Kung makita niyo yung pusa sa likod, wala na. We're home. Tsaka daming daming mga pag dito mga halaman, tingnan natin. Oh, daming mga halaman nila. So, mga halaman ng parents ko, ng kapatid ko. Ay, itong gusto ko, Wendell, Landili. Ito. Mahal to, Jeng. 1,000 ang price nito. Ang kapay niya. Yes, pabili.
super lush. Lush na lush. Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa bahay ng parents ko. So, this is nothing special, pero ito mga ano lang pala yan. Every morning, ito mga fog. Hindi naman ito mountainous area, pero talagang every morning may fogs dito at saka medyo maginaw. Pero pag tanghali, sobrang init naman. Ay, tutur ko kayo sa ano, sa mga plants ng kapatid ko. Lee. Ito yung una. Actually, nabili namin kahapon ng 200. Super lush siya. Ayan. Pero siguro sa city, sobrang mahal na ito. Mga sa 1,000 na ito. Ito, pagkikara. Bagong ano. Bagong kayo. Medyo marami. Ditong part na to, ito yung mga Syngonium area. Syngonium. Pagkatapos, may mga halong ano tawag dito? Aglumina? Dito may mga aglumina din. Meron din siya palang ano, peperonia. Ito makita nyo, peperonia to. Watermelon. At saka butterfly. Ang great kaladyo. May mga butterfly pala. Ito may mga sansevieria, merong mumurahin, merong mamahalin. Ito, pag alam ko, shark skin, twirl. Ay, marami. Medyo ito, medyo pinakamahal to. Ayan, ayan. May mga kalataya dun dito. Actually, hindi ko alam ang mga pangalan lahat, ha. Pero ang pagkakaalam ko kung saan sila grupo, ito mga kalataya. Itong part na to, kung makita ninyo, yan, mga begonia. Ito, mga begonia ang klase. Di ba ang gaganda? Grabe, super lush na siya, oh. Yan, begonia. Ayun, begonia din yun. Yan. At saka yan naman, ang mga cactuses and succulents. Sama? Succulents? Meron mga ano dito, philodendron na tawag at saka mga bilitay. Hindi ko rin alam kung anong mga pangalan nila, pero yun based sa group. Ito, begonia din to. Nice. Ganda. Nice friend. Ah, ito, Lilandi. May mga itlog ng ano? May nahahawakan ng itlog ng kuhol. May marble queen. Ito, may jade. Yan. Ito, meron ding pink princess, pero maliit pa siya. Medyo pricey to. At saka merong black cardinal. Pricey din. At saka the rest, mga small na mga peperonia. Ito din, gustong gusto ko rin to. Devil's wing. Ito yung pinaka gusto ko. Devil's wing daw to. Yan. At saka ito, yung Mickey Mouse na packet. Meron kasing Mickey Mouse na medyo malaki. Medyo parang common yung dahon. Ito, twirl or twisted siya, maganda. Yan, turtle back. Yan. Medyo marami pa dito mga rare na mga kaladyo. Black kaladyo, minta na. Yan, meron silang watermelon, white Christmas. Ano to, Nay? Black cardinal? Amuning red emperor. Red emperor. Eto, meron ako nito sa ano bahay. One siya, white queen. Ano yung pagdina? Eto, ito. Camouflage. Pag ganito daw, pag ganito ang gabi-gabi mo, may problema sa lupa, kung pwede mo bungkulin,
Tapos, ikot? Propagate ng lupa. Ano abi ng uhot yung anakuan? Siguro may bacteria sa ano. Ano daw, dayami daw na na lata. Clear. Ah, meron pa dito. Ito yung mga variegated banana daw ni nanay. Ng kapatid ko ito. Yung banana crown. Pepperoni. Ayaw. Actually dito guys, dati medyo mainit dito pag tanghali, pero nung dumating kami kahapon medyo ang feels is ano na, medyo mag-inaw na konti, hindi na gaano mainit, hindi na maalimuot, so iba pa rin ang nagagawa ng mga plants. Ito ang ganda rin yan, hindi ko alam anong pangalan. Ito yung ano, kahapon sinasabi ko, yung sili. Ito yung sili na may bungang violet. Ito violet, red, orange, pero ang iba hindi pa ano, tumutubo. Hindi ko rin alam to kung Prince of Orange ba to or, ay hindi naman siya orange, lemon lime. Hindi ako masyadong mahilig sa ano eh, hindi ako masyadong maano sa plants. Pero ang ganda. So, ayun guys, dati kasi wala talagang ano plants dito sa bahay. Meron pero yung sa gilid-gilid lang. Pero nung ano dumating na yung pandemic, nagkaroon ng interest yung kapatid ko, pati si nanay, nagtanim na rin ng mga halaman. Kasi binibili na ng mga halaman, nire-resell, hanggang sa dumami na ng dumami. June, July, August, September, October, November, December. Almost 7 months ganito na ano. Ganito na kadami ang plants ng kapatid ko at sa nanay. Sabi na kapatid ko, umabot na sa 15,000 pa lang ang nagastos niya. Pero siguro kung sa city area ka nito, sobra na to. Siguro aabot na ng 50,000 or 100,000 pa pag ganito na kadami. Sa mga aglomena pa lang na ano, na mga variety, ang dami na pag malalaki medyo mahal na rin kasi. So ayun lang guys, maya maya mag travel back tayo. Grabe ang travel namin, medyo malayo layo. So ayun, mamaya ulit mag ano tayo, mag tawag doon, maghanap tayo ng mga plants na dadaanan, baka makabili tayo ng mga maraming plants doon na mga mura dali sa bahay. Okay? Okay guys, pabalik na tayo sa Davao. And kung gustong galing po kayo sa North Cotabato, especially sa Tulunan or papuntang lang, pinaka best na pasalubong dito is yung pomelo. So ang daming pomelo dito, ang tatamis, mura pa. 3 kilos for 100 pesos. So ibig sabihin, nasa 35 pesos lang per kilo. So, ayun. Masarap tsaka matamis ito. Ano, tikman ko matamis eh. Matamis. Ito ang daming paninda dito. Yan. I think sa barangay New Rizal ito. Miss, ang saan ganito yung barangay, miss? New Rizal, sir. Ah, New Rizal pa? Oo. Yung nga, sa barangay New Rizal pa. Ay nga, parang nawalan ako na gana mag-vlog. Hindi ako nag-vlog kasi nagaskasan ko yung nirent ko na sasakyan. So, na-charge ako na 5,000. Sakit sa ulo. Parang akong iiyak. Alam mo yun, sa last minute, ingat na ingat ako mag-drive, pero last minute, nung pag-atras ko kasi, naka-focus ako sa likod, at sa makabiglang kabig yung manibela, hindi ko alam na sumabit pala sa pader doon sa harap ko. So, ayun, nagasgas. Sobrang lungkot ko ngayon. Sa uli ko na saan sasakyan kasi nirentahan ko lang. Pero nagasgasan.
masama ng loob ko. Sobrang sama ng loob. Nakakainis. Yung sap, hindi naman sap, yung dole na, binigay ng dole na 5,000 pesos. Doon lang napunta sa damage sa sasakyan. Kasi hindi naman malaki yung damage, gas-gas yun eh, of course. Pero dahil sa negosyo, 5,000 yung singil nila. Pero thankful pa rin. At least naka-uwi ako sa amin. Tsaka, na-visit ko yung parents ko. Yun muna sa ngayon, guys. Medyo, ang hirap hanggapin eh. Hindi ko pa na. Ito yung nagpapasaya sa akin. Ito kasi ano eh, nagpapalambing. Ito, ayan, nagpapalambing. Ayan, blue ang eyes. Malaki ko. Meron din pa, meron pang isa dito. Isa pang, ito pang isang kasaway. Ayan, di ba ang ganda ng kulay? Ayan, ganda ng kulay. Marami sila eh. Umakit sila. Medyo allergy ako sa kanila pero eh, may isa pang kumakalabit. May isang kumakalabit. Ito yung pinaka. Ito kasi yung iiwanan. Sa lahat ng mga anak ng pusa ko, ito yung iiwanan ko. Yan. Di ba ang ganda? Yan. Siya kasi yung mana sa tatay niya. Ito yung tatay niya. Ito. Yan. Yan yung tatay niya. Di ba manang mana sila? Ito, tabi natin. Yun, manang mana sa tatay niya. Yan. Ito yung iiwan ko, i-keep ko ito. Actually, may mga parents na yung iba. Dalawa na lang wala. Sa pito, dalawa na lang wala. Ay, kaya ayun, at least magiging masaya pa rin ako kasi napapasaya. Medyo nag-uplift. Yung kung wala sila, medyo hirap. Ang ganda nito, silver. Silver tabi. Ang ganda ng kulay, pero may nagmamayari na sa kanya. Yung nasa ngayon, guys, salamat sa ano panonood. Although, hindi ko masyado na ano yung vlog ko kasi nga masama yung loob ko kasi nagkasya sa kanya. Salamat. Sana mag-support pa kayo na mag-support sa mga video ko. Kahit na mali mo someday magkaroon ko ng mga interesting na video. So huwag pa rin kalimutang mag-like at saka mag-comment and subscribe. Then pakiclick na rin ng bell button para po mag-updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So hanggang sa muli po, maraming salamat.